Magandang araw po muli sa inyo lahat. Narito po ang inyong lingkod, ang physical reflexology ng masa. Ang topic po natin ngayon dito ay ilong. Ano? Ang nagpapakusulta o ang nagkatanong sa inyong lingkod ay si Leslie, ano ba ito? Octane? Basta si Leslie, ano? Ang sabi niya, hello po, paano po ba pag 3 months? Siguro ano to yung baby, ano? 3 months. Barado kasi ang ilong, tapos inuubo pa, no? Ngayon, unang sabi mo sa akin ay baradong ilong, tapos inuubo pa. Kaya po yan inuubo dahil barado yung ilong niya, no? Na-irritate yung kanyang lalamunan, hindi maka-relax, no? Baka yung inyong baby ay ma-plema, ano? Ang gagawin niyo po dyan, kung wala po siyang gamot na iniinom, ang may papayo ko sa inyo para lumabas ang kanyang plema o kanyang maisuka ay ang oregano, no? Na may halong kalamansi, no? Yung kalamansi, tatansyahin nyo lang po yung dami dahil acid po yan, no? Masama din sa bata yan, asasakmura, no? Ang gagawin nyo po dyan, no? Yung ating oregano, huwag nyo po siyang isasapo sa loob ng sinaing. Habang gagawin nyo po, no? Sa kardero, no? Ibabaw ng kardero, isasapo nyo po siya sa ibabaw o painitin nyo po siya. Then, huwag nyo po isasapo sa loob ng kardero, then mahaluan po yan ng tubig, ano? Karamihan kasi ganun ang ginagawa. Huwag po, hindi na po magiging puro ang kanyang katas, no? Ngayon, pagka nakita nyo po sa ibabaw ng kader, yung parang down ng saging, di ba? Pagka inilagay yun, parang nag-dark ang kulay. Ganun din po mangyayari sa ating oregano. Huwag nyo po sa ugasan ng tubig, kung ugasan nyo man siya ng tubig yung dahon, punasan nyo po siya ng tissue. Mas maganda po siya at masisipsip po yung mga tubig sa oregano, sa dahon, no? Bago nyo siya ilagay sa mainit na kadero na habang kayo nakasaing, ano? Ngayon, kakatasin nyo po yan, no, sa isang kutsaro o sa baso. Tapos noon, bibili po kayo ng isang kalamansi na green. Ano? Hindi po yung pahinog na o dilaw. Kailangan po green para maasim at para effective. Detriment siya, huwag nyo po siya lalagyan ng isang buong kalamansi. Kalahati lang, no? Lalagyan nyo po siya ng oregano. Ngayon, siyempre, masama ang lasa, no? Papainimin nyo po siya ng nakaupo, no? Ganito si baby, no? Papupuin nyo at nandito yung kanyang ulo, no? No, painimin nyo siya, o kaya kung nahirapan ka, nag-iisa ka, wala kasama, pegayin mo siya na pa-slide yung kanyang higaan, no, nakataas. Dahil baka po masamid yan, pumunta po sa baga yung atin ipapainom, no, o kahit na siya ay lumulungad, no, tinataas po yung ulo ng bata, no. Di, pegayin nyo siya, painimin nyo siya, no. Kahit pa unti-unti, ngayon parang hindi mahirapan, yung drops na lang ang gagawin nyo, ano, papaubos nyo yung isang kutsara na oregano. Yung oregano ang marami, no? Ang kalamansi ay kalahati lang na hiwa, no? Sa umaga, sa tanghali, at lalo na sa oras ng pagtulog ng baby, no? Ngayon, dahil yan ibaradong ilong, eh may bumabumba, minsan ay masakit yan, higupin mo na lang. Kasi sa akin, higup po yung aking sipon ng aking anak, no? Higupin mo. Anak mo naman yan, wala namang bakteriya, wala namang diferensya yan. Igupin mo, huwag mo lang nunukin, iluwa mo, siyempre, no? Diba? Tapos, mas maganda yon para mas mabilis, no? Tapos, yung anak mo pag inuubo, huwag mo hayaan na nakahiga sa na inuubo, dahil kakapusin ng paghinga, no? At mahirapan, no? Kargahin mo siya, isandal mo siya, tandaan mo, ang bata o yung ating anak ay nakakaroon ng mas maganda pakiramdam, napaportansya ng init ng ating katawan, no? Yakapin mo siya, paupuin mo siya, no? Dapin-dapin mo yung kanyang likod, pababa, no? Ganyan-ganyan lang, tapos dapin-dapin mo lang dahan-dahan. Ang pagdampi po o pagpalo sa ating anak, ang ating palad ay may butas, no? Huwag po ganyan at yan po masakit at makakaroon po ng depresya, baka yan po ay mabalias ng buto, no? Ganyan lang, no? Ganyan-galang lang natin yung likod, no? Yung likod habang ganyan, no? Huwag nyo po siyang hayaan na umuubo na nakahiga, no? Hayaan mo siya hanggang sa makatulog, no? Makakarelax siya at iyong apayagain. Pag inuubo po ang bata, medyo taas po natin yung ulo niya para makapag-circulate yung hangin sa kanyang katawan at gusto papunta sa kanyang baga, no? Kung may asawa ko o ikaw ay may bisyo, may sigarilyo, tapon nyo yung sigarilyo pag hindi nyo maitapon, no? Eh, aywan ko ba? Para lang iwas sa bata, no? Huwag masingot ng bata, no? Kasi masama ang usok ng kakap. Dahilan din yan ng pag-ubo ng bata, papasok po yan sa baga ng
bata, no? Ngayon, kung meron naman iniinom ng gamot para sa doktor, eh mas maganda. Kasi at kung hindi man, dali mo sa doktor para, kasi sa doktor ay naidudumihan at nailuluwa yung plema na yan, ano? Ngayon, para mawala din ubo na yan, yung ating organo, no, dalawa din yan, sipon at ubo po ang kayang patahin ng ating herbal, ano? Okay, tapos patulugin mo yung anak, no? Tatandaan mo, pag inuubo ang bata o lalo pag dimidiri, taas mo agad para hindi pumunta sa baga yung kanyang lungad o yung kanyang pag-ubo, yung kanyang laway, ano? Tapos taas mo siya. Lagi mo siya kakargahin at apulsin. Malaking din hawa po yan dahil mula sa ulo, sa kanyang hininga, sa kanyang lalamuna, papunta sa dibdib ay malaking kaginhawahan yan pag na didikit natin yung ating baby sa ating katawan at haplosin natin yung kanyang likod, no? Kahit ilang beses yan, okay lang. Ang pagdadampi-dampi po natin, pag inuubo lang po yung ating baby, no? Pag hindi na may inuubo, eh, huwag na natin paluin yung likod ng baby, no? Mga tatlong beses lang, no? Yan, kakarga natin yung baby. Makakaluwag yan, no? Sa kanyang pag-ingat, makakatulog yan, no? Okay, maraming salamat, Leslie. At muli, maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang araw po.